Okay, so again, mga kasama, welcome to Kwento at Siyensya sa likod ng nakakubling araw at buwan. Ngayong umaga ay nandito tayo sa part 1, o unang bahagi ng ating miniseries, ang tinatawag natin virtual storytelling featuring the hidden sun, one of NISMED's science and mathematics stories. Alright, so ngayong umaga, we are privileged to have three guests. Our story writer, Dr. Monalisa Te-Sasing. Our guest storyteller, naalala po ninyo siya noong February, na storytelling session din natin, si Miss Marian Sasing. And to help us optimize the session and provide us some connections to the curriculum, to important content standards, important learning competencies, and even performance standards, no, is Ms. Ivy P. Mejia. Again, we will welcome po natin silang tatlo. The writer of The Hidden Sun is Dr. Monalisa Te-Sasing. We also call her fondly Mona or Doc Mona. Mona is a science education specialist at UP NISMED. She is currently the chair of the Institute's Information Science Group. Dr. Sasing is a mathematics major who loves astronomy. Kaya naman nagkaroon tayo nito kwento tungkol sa The Hidden Sun. Dr. Mona, we are happy to have you this morning, no, despite your other meeting. Buti naman, no, nakasali kayo ngayong umaga. Yeah, thank you, sir. Ayan. Welcome po dito sa ating session. All right. So ngayon naman i-introduce ulit natin, no, syempre yung ating guest storyteller. Yan, yung mga nakadalo ng February storytelling session natin. Ay kilala na siya, no? Our guest storyteller, Marian, is currently a third-year BS Economics student at the University of the Philippines in Diliman. Having always loved children, she became a catechist and now volunteers at the UP Parish of the Holy Sacrifice. As a child, she has entered storytelling training and competitions. Your guess is right, mga kasama. Marian is the daughter of Dr. Sasing, the writer of today's featured story. Ayan. Welcome din, Marian. Welcome again, no? Welcome again. Alright, so hindi na natin ito patatagalin, ano? Our featured story today is called The Hidden Sun. At nakikita po natin, tungkol po ito, no, sa total solar eclipse. Napakagandang event, no, na ating madalas na gusto sanang makita, no. Our ancestors, though, have different beliefs about the occurrences of solar eclipses. Again, itong book na ito can be used as a supplementary material. At ito'y nababagay sa mga estudyante siyam hanggang 12 taong gulang. At ito ay pwedeng gamitin sa pag-explain, no? Pagpapaliwanag, using a model about how a solar eclipse actually occurs. And also, makikita natin mamaya dito sa kwento, no? Ang konsepto. Nire-review ulit tayo sa konsepto ng revolution of the moon around the earth and how this causes the solar eclipse to occur. Alright, so malalaman pa natin, no, ang mas marami pa tungkol dito sa The Hidden Sun pag ito ay ikukwento na sa atin ni Ate Marian. Now, Ate Marian, take it away. Ladies and gentlemen, makinig po mabuti, napakaganda itong kwentong ito.
Good morning, everyone! My name is Ate Marian, and today we will be learning about something very interesting. Now, we'll learn that through a story, and within this story, we'll also get to hear a short legend. Have you guys ever heard of legends before? Raise your hand if you have. All right, I remember that there's this one legend I heard of that people used to believe that whenever it rained, it was because the gods in heaven were crying and their tears would fall on the earth. Let's see what sort of legend we'll get to hear this time and what new things we'll learn from the story. Are you guys ready? Okay, this story is actually very special to me because it was written by my mom. The title of our story is, ta-da! The Hidden Sun. Written by my mom, Monalisa Te-Sasing, illustrated by Maria Laura V. Hinoy and Philip John V. Hinoy. I wonder why it's called The Hidden Sun. Let's find out. It was Saturday morning again. Jatoy was ready and excited to play with his friends. There he is. Ma, I'll be at the playground, Jatoy told his mother, Aling Goring, son here, who was sewing some curtains. See, next. A few minutes later, Jatoy was back. Ma, have you seen my toy drum? Jatoy asked Aling Goring. It's inside your toy box, Aling Goring said. What was he looking for? His toy drum. Jatoy hurriedly went to his bedroom, then rushed back to the street with his toy drum. Aling Goring was left wondering. I wonder why Jatoy is in such a hurry. Let's see. When Aling Goring finished up her work, Jatoy came back in a hurry and headed for his bedroom again. Aling Goring asked Jatoy, what do you need this time? I need my Boy Scout whistle, Ma, answered Jatoy. Why? What are you playing? Look at yourself, you're sweating. Change your shirt first so you won't get sick, Aling Goring told her son. So this time, Jatoy is looking for his Boy Scout whistle. We're not playing, Ma. We're preparing to make noise, Jatoy explained while changing his shirt. We heard Mangsito say that there will be darkness a few hours from now. The big monster, Bakunawa, is going to swallow the sun. The only way to get our sun back is to make noise. When the Bakunawa gets irritated with the noise, it will spew out the sun. That is why I need my toy drum and whistle, Jatoy related to Aling Goring. Oh, so that's why Jatoy was in such a hurry. Why was he trying to get his toy drum and whistle? Why was he in such a hurry? Because Mangsito said that there will be darkness a few hours from now. Why? Because of the big monster, Bakunawa. Can you see where the Bakunawa is here? Can you see? It's this one here. That's right. Okay. Now, this big monster, Bakunawa, have you heard of him before? Have you ever seen a Bakunawa before? All right. This actually looks like what? A big serpent dragon monster, right? And what was the Bakunawa going to do according to Mangsito? Swallow the sun. So have you ever seen this happen before? Okay, let's see what Aling Goring thinks. Aling Goring smiled and said, Jatoy, the old man is referring to a solar eclipse. His story is what our ancestors used to believe about the solar eclipse a long time ago. The news yesterday said that there is going to be a solar eclipse this morning. The old folks of the barrio thought of it as the Bakunawa eating the sun.
continued Aling Goring. Huh? What's a solar eclipse, Ma? Jatoy curiously asked. Oh, okay, so what did Aling Goring say? Was the bakunawa really going to eat the sun? No, that's right. The bakunawa is actually from a legend that people used to believe. Well, what really happened? There was actually a solar eclipse. Very good. Have you heard of this solar eclipse before? Raise your hand if you have. Okay. Are you as curious as Jatoy to find out? What's a solar eclipse, Ma? Let's see. It's a natural event. It's when the moon blocks the sun at daytime, explained Aling Goring to Jatoy. Why does this happen, Ma? Asked Jatoy. Get one of your maracas and your green ball from the toy box and hand me that flashlight. I'll show you why it happens, instructed Aling Goring. What are they going to do? Let's see. Now, listen very carefully because this part of the story is the exciting part, okay? Think of the flashlight as our sun. This one here. This green ball is the earth. And this maraca is the moon. Let's go to the next page. As the earth moves around the sun, the moon also moves around the earth, continued Aling Goring. As they continuously move along their paths, there are times when they will be positioned in a straight line. When the sun is blocked by the moon casts its shadow on the earth. That is when a solar eclipse takes place, explained Aling Goring. Oh, so that's what happens during a solar eclipse. Remember, the earth moves around the sun, and at the same time, the moon moves around the earth. And they'll keep on circling until they're positioned in a straight line. And what happens according to Aling Goring? The moon blocks the sun and casts a shadow on the earth. Very good. Great job. Jatoy nodded and asked, Then why did he say that there will be darkness? Good question, Jatoy. Why did Mansito say that there will be darkness during a solar eclipse? Can you guys guess? Okay, let's see if you're right. Sun, during daytime, we get our light from the sun. Right? Once the sun is blocked, then our source of light is also blocked. It will be dark, just like early evening, answered Aling Goring. Oh, that makes sense, right? When the moon blocks the sun, which is our source of light, what happens? Our source of light also disappears, and that's why it gets dark, like the early evening. Oh no! Can we still get back the sun's light? Jatoy asked hurriedly. What do you think? Do you think they can still get back the sun's light? Who says yes? Who says no? Okay. Of course, sun. This eclipse is just temporary. The earth continues to move around the sun following its path. The moon also continues to move around the earth, Aling Goring assured his son. With a sigh, Jatoy looked at the sky and asked, Ma? Is the solar eclipse starting now? Let's see. Let's use some black and white film negatives. Never use color negatives so you won't hurt your eyes, Aling Goring said. What did they use to view the solar eclipse? Black and white film negatives. Very good. And
What did Aling Goring say to never use to view a solar eclipse? Color negatives. Okay, so that you won't hurt your eyes. Great job! Thanks, Ma! Said Jatoy, reaching for the film negative. Aling Goring handed him. While looking at the sun through the film negatives, no more trace of worry nor fear was seen on Jatoy's face. In its place was the eagerness to observe what he just learned. This is what a solar eclipse looks like when you view it from black and white film negative. It's really cool, right? And that's the story of The Hidden Sun, written by Monalisa Te-Sasing and illustrated by Maria Laura Bihinoy and Philip John Bihinoy. So the next time people say that a bakunawa is going to swallow the sun, what do you say? You think it's true? No. What really happens is a solar eclipse. And what happens during a solar eclipse, according to Aling Goring, what did you learn? That the moon blocks the sun's light, casts a shadow on the earth, and so there's darkness. Just like the early, what did she say? The early evening. The solar eclipse happens when the sun, the moon, and the earth are positioned in a straight line. The next time a solar eclipse happens, you can use what? Black and white film negatives. That's right, to view the solar eclipse and see it for yourself. So I hope you guys like the story and you share what you've learned with your family and friends. Thank you very much, kids! Ayan, maraming salamat, Maria. No, napakagandang kwento. At ang napakagaling din, no? Na pagkwento sa atin ni Ate Maria. Maraming salamat po. Maraming salamat. And we move on today to the second segment of our session. Yung tinatawag, tinataguran natin curriculum connections, no? And this is going to be with Miss Ivy P. Mejia. And before we proceed with the actual discussion of the curriculum connections of the story, The Hidden Sun, let me introduce to you our guest discussant. Our discussant for the story, The Hidden Sun, is Miss Ivy Mejia. Ivy is a science education specialist also at UP NISMED, where she belongs to the High School Earth Science Group. Yung pong mga suki natin, no, sa among you who come always for our live stargazing sessions, you would remember Sir Jun Oh and Sir Anthony, no, as the main facilitators of these stargazing sessions. Kasama po nila si Ma'am Ivy dito sa kanilang grupo na High School Earth Science Group. So first time po natin, no, ma-meet si Ivy. Ivy actually finished her Bachelor's of Secondary Education major in General Science at the Pangasinan State University in Bayambang Campus. And she proceeded to complete her Master of Arts in Education in the same field at the College of Education here in UP Diliman. Currently, Ivy is pursuing a PhD degree in Educational Research and Evaluation, also at the UP College of Education. And knowing the value of reading short stories to children, herself being a mother of four girls, she's going to walk us through important curriculum connections of The Hidden Sun, our featured story. So, ladies and gentlemen, kasama teachers, let's all welcome Miss Ivy P. Mejia. Hello, good morning, Miss Elia. Napakaganda ng pagkakwento. Hello po. Napakaganda ng pagkakwento ni Marian tungkol dyan sa The Hidden Sun. So sa araw po na ito, ay allow me to discuss the curriculum connection of this story titled The Hidden Sun. So this story is actually connected to the Department of Education Science Curriculum. Specifically, this is being taught at the grade 7 level last quarter.
So the content standard for this is for the learners to demonstrate an understanding of the occurrence of eclipses, which are, there are two types, solar eclipse and lunar eclipse. The performance standards for this is that the learner shall be able to analyze the advantage of the location of the Philippines in relation to the climate, weather, and seasons. The learning competencies for this are the following. The student should be able to explain how solar and lunar eclipses occur. And with that understanding, they should be able to collect, record, and report data on the beliefs and practices of the community in relation to eclipses. But because of pandemic, no, nagkaroon tayo ng most essential learning competency, which is actually yun pa rin, but emphasizing the use of models. That's why later on, I'll discuss yung activities that we develop for this specific content standard. So now, for the next slide, I will now discuss the how the performance standards, specific topic, and learning competencies are found in that story. So we will locate it. Okay. In the introduction, the story starts with the superstitious belief that the big monster Bakunawa is going to swallow the sun. Hindi ko alam kung narinig nyo na yan, no? Kasi hindi ko siya naririnig nung bata ako. So yung iba hindi rin natin alam. So it's good to know na may belief pa lang ganito, okay? So this is pedagogically appropriate, the introduction, because it attracts learners' attention. Actually, binasa ko yan sa mga anak ko. So naglalaro lang siya, no? Nung binasa ko, biglang gumanon. Ano yung Bakunawa? Sabi. So, di ba? Kahit anong age kasi actually, it's appropriate. Now, let us now discuss the science behind the story of darkness in the environment. Bakunawa nga ba talaga ang dahilan ng pagdilim ng kalangitan? Okay. So, sa susunod na slide, it is followed by a basic explanation of Nanay Goring that it is a natural event where the moon blocks the sun at daytime. Daytime. So, dyan, meron ka ng concept na, tuwing araw pala nangyayari ang solar eclipse. Okay. Emphasizing that there is nothing to worry about. However, the sun blocked by the moon is a bit difficult to imagine by a learner. Okay. So, sabi nga, ages 9 to 12. Okay. So, medyo mahirap. Ang hirap imagine yan kasi wala tayo sa taas ng mundo, araw, at buwan para makita itong phenomenon na ito. Okay. So, now, for the next slide, na-discuss dito yung prior concepts on revolution and shadow. So, yung revolution is a prerequisite concept taken in grade 7. Pati po ang shadows, meron na rin yan. Sa prerequisite. So, ganun po yung progression. So, ano muna yung movement ng celestial objects, and then ano yung mga phenomenon sa grade 6. Now, a model of this phenomenon will help a learner to visualize the occurrences of eclipse, which is the most essential learning competency in this quarter of Earth and Space curriculum. In the story, Nanay Goring used flashlight, green ball, and maracas as the model of the sun, moon, and Earth, respectively. In this scene, she was showing the concept of revolution. Nagre-revolve yung Earth sa Sun, and then yung Moon sa Earth. Nagro-rotate din ang Earth. So may mga prerequisite concepts na dyan. As the Moon revolves around the Earth, there are times that it will block the Sun. When an object blocks a source of light, it will cast a shadow. Okay, mga naging bata tayo at yung mga estudyante dito, alam natin yan, naglaro tayo ng shadow. Bago matulog, naglalaro tayo ng shadow. We can see the shadow when it hits a surface. But in outer space, we cannot see the shadow of the moon. Balikan ko yung sinabi ko kanina, wala kasi tayo sa taas ng Earth, moon, at ng araw, kaya hindi natin makita kung may shadow nga ba talaga ang moon. Okay. But in the story, we can see the shadow of the green ball, which represents the moon on Aling Goring's dress. Kasi tumama siya sa surface. Now, we will now disprove the belief about Bakunawa as a cause of darkness. When the sun, the next slide,
When the sun, moon, and earth are aligned, as mentioned by Marian, the shadow of the moon is cast on the surface of the earth. Kita niyo yung shadow doon, no? So, yun doon, yung gitna ay yung green ball, and then yung maracas. Andun yung shadow. In the story, the sun, moon, and earth are in a straight line like fish balls on a barbecue stick. So, ganun mo siya imagine, no? Straight line, fish ball. Ba? Pag mag-ano ka ng fish ball, dikit-dikit sila sa gitna. The small green ball in the middle also casts its shadow on the surface of the fake ball. In this current slide, we will now explain the darkness. Kasi tanong ni Jatoy, bakit dumidilim? Okay. You will see this in this illustration of the moon casting its shadow on Earth, which is similar to the model of Aling Goring. Diba? Flashlight, green ball, and maracas. Aling Goring described the darkness that will be experienced. The shadow of the moon, nakita niyo po yung sa gitna, no? Is cast on a specific place on Earth. Hindi lahat makaka-experience, no? Okay. Now, people inside the shadow, shadow dyan, people inside the shadow will experience darkness. So, didilim ng konti. People outside of that shadow will see the sun partially blocked by the moon. Yun yung sinisilit nila kanina. Okay? So, ganun siya in-explain ni Aling Gore. Okay? Now, medyo nag-alala si Jatoy kung matagal nga ba yung darkness na yan. Sa susunod na slide, pinapaliwanag na ito. The darkness is temporary and the light of the sun will be back when the moon has moved out of alignment. So makikita nyo po dyan, hindi na sila fishbowl stick, no? Medyo, ano, nakaalis na yung isang fishbowl, no? Siguro nahulog. No? So this section strengthened, this specific illustration strengthened the scientific explanation on why we experience darkness during eclipse. Doon sa nasa loob ng shadow. This is because of alignment and not because of monster bakunawa. Okay? So lastly, the two learning competencies, which are how solar eclipses occur and collect, record, and report data on the beliefs and practices of the community in relation to eclipses, have been addressed by the story, specific to solar and lunar eclipse. Yung gumamit sila ng negatives ay pwede rin po siyang i-connect sa ibang science concept. But specifically, ito yung ating dinidiscuss, occurrence of solar and lunar eclipses. Now, this is the story, now how it is being taught in the classroom, no? So yung sa next slide, I'll show you, although naituro na po ito ng ating mga teachers at na-experience na rin ng ating mga estudyante, merong dalawang activities sa grade 7 Earth and Space curriculum as the last quarter of this grade level. Ito yung Are There Shadows in Space? And Does a Bakunawa Cause Eclipses? Okay? So, dito sa topic na to, yung pong ginagawa ng NISMED sa curriculum development at try out po itong mga activities na to. So, bali gumamit lang sila ng mga styrofoam balls na dalawa, yung malaki ay yung sun, yung maliit ay yung moon at flashlight. So, meron kaming stargazing sa UP NISMED, meron kami observatory. So, kailangan dark, no? So, paano mo gagawin yun sa classroom? Pwede kang may malaking box or may curtain sa bintana para medyo dark yung classroom. Pero dahil sa aming institute, sa aming building, ay dahil may stargazing, madilim talaga, no? So, lahat ng mga bata namin, naka-styrofoam ball sila. Ang ganda nun, nung activities na yun, hindi ko lang makuha yung mga larawan na yun sa aming observatory, dun malapit sa aming telescope, kasi may pandemic. So, next time siguro i-upload. So, dito ipapakita lang kung meron nga ba talagang shadow sa space. Dahil, maikwento ko lang, bago namin ito ginawa, meron kaming partner school na try out tong activity na to. At isa po sa misconceptions, no, sa mga guru po na nakikinig sa atin ngayon, isa po sa misconceptions ng mga bata ay nawawala ang shadow. Okay, so hindi naman nawawala ang shadow, no. Kailangan lang niyang tumama sa isang surface para makita mo uli siya. Pero dahil space 'yon, malalayo ang mga celestial objects, so hindi mo talaga ma-observe at saka wala ka dun sa task. So,
ito ay parang in-address yung misconception na yun. And then after ma-develop yung understanding sa shadows, which is actually the solar eclipses and lunar eclipses, di-discuss naman na kung ano nga ba si Bakunawa, kung siya nga ba yung may cause nung pagdilim ng kalangitan. So, kita natin no, na ano sila magkadikit no, yung kwento ni Dr. Mona Sasi na kwento ng kanyang anak at itong mga activities sa ating curriculum. At habang kinikwento to ni Maria, napaisip ako, no, pwedeng ano, hindi ko alam kung pwede na bang sabihin to, Miss Elia, no, ano ba yung pwede pang gawin, no, kasi may kwento, so pwedeng i-assign siguro ng teacher itong kwento na to at parang may drama sa loob ng classroom. May parang maliit na ano lang, yun, drama-drama, no, maikli lang to para matuwa yung mga estudyante. At dahil virtual, no, so mga nagzo-zoom, pwedeng i-assign ng teacher siguro na ito magiging kwento pagdating sa virtual classroom, ito yung mga character. So, yun, bigla ko lang pong naisip pa ano siya. Mas maging engaging. Pwede rin siyang i-gamify. So, yun po ang ating curriculum connection sa story na The Hidden Sun. Miss Elia? Hi! Ayan! Ganun pala yun, ano? So, kitang-kita natin doon mismo sa kwento, no, IG, nandun yes, yung science, yung explanation ng science blind, yung solar eclipse. Ang ganda nung pag-develop using a model. At simple na yung model, no? Ano kung ano meron sa bahay. Flashlight, na parang siya yung magre-represent ng araw. Nandun yung isang maliit na bola na may hawakan, yung araka, pwede naman maghanap din, no? Siguro isang bola na maliit, mas maliit na bola, lalagyan lang ng stick para may hawakan lang, ano? Tapos isang mas maliit bola na nagre-represent naman ng Earth. Ang linaw at ang simple lang, no? Ganun yes. pala. Oo, ganun pala yun. Kayang intindihin, no? At ang maganda nito, ay kahit nasa pandemic tayo at nasa bahay tayo nag-aaral, hindi natin kailangan ng mga sophisticated na mga gadgets at saka equipment para magawa ito. We can use actually yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay para makita ito, no? Itong representation or model na tinatawag natin yes, na po. Solar eclipse. Ang ganda, ang simple. So may kwento, may value mo siya as kwento, pero nandun na rin pala, nakapaloob yung science mismo sa kwento, no? Hindi mo siya nalalayo. Nasa loob na yung leksyon. Kumbaga, no? Yung leksyon nasa loob na. Yes. At ang ganda, no? Ang ganda. Apo. So may mga tanong siguro yung ating mga guro, lalo na yung mga nagtuturo at magtuturo nitong eclipse, no? Ngayong fourth quarter. Yan, may comment pala dito si Teacher Tess. Kasi lang. Yes, ma'am, I totally agree with the idea of having a little drama or visual presentation. Students can also practice reading coupled with emotion. I think this can be fun for the kids. So actually, no, may kombinasyon na. May science na, may reading pa, no? As a specific language competency. Ang ganda. Ayan. Nakakatuwa yun, Miss Elia, kasi nakikita nila yung classmate nila, di ba? May humor, tapos nakikita nila, parang ine-evaluate nila, maganda ba ang pagka-acting nito? Si teacher naman, maganda ba ang pagka-deliver ng content? So, masaya yun. Oo. At ang maganda din, kasi dito sa example ng kwento natin, si nanay, no? Si Aling Goring, ang kasama ni Jatoy. Yeah. Para intindihin, no? Itong solar eclipse. Ang galing. So, kung hindi man kayo makapag-usap o magkakita-kita ng mga magkakaklase, pwede din palang isali si nanay, si ate, si kuya, si tita, si tito, kahit si lolo at saka si lola, no? Pwede pala. Kasali. Basta merong tigahawak, no? Dalawang tao lang palang kailangan, eh. Ako, dalawa lang. Pwede na, kahit dalawa lang, no? May tigahawak ng model ng yung representation ng Earth at saka ng Moon at saka
no sun, no? May tigahawak mm-hmm. na gano'n. O yung kinukwento yes. kanina na yung pag-ikot ng buwan. Oo, sa Earth. Hanggang not ma-align sila, no? Na para silang okay. mga fishball, no? Fishball. Na nakatumbog. O, pwede nga siyang gawin, no? Ang, yun din, ang na-mention dito na comment ni Teacher Tess. Yan. So, titingnan natin, no? Kung meron pang mga tanong dito. Ayan, meron ditong tanong si Teacher Mila, Teresa, itong Veloso. Pwede po ba kami makahingi ng kopya ng story po? Ayan, sige, tignan natin mamaya, no? Kasi pagkatapos po nitong session na ito, ay magkakaroon po tayo ng maigsi na sharing kung saan ko po ipapakita sa inyo ang iba pang mga kwento, mga storybooks na kasama nito, no? So yung sa NISMED, ano pa yung mga stories na nandyan na pwede ninyong i-avail, at titignan din po natin kung ano yung laman at para sa anong edad ng mga learners natin itong mga iba't ibang kwentong ito, no? So tingnan natin. Ah, very clear naman daw at interesting, kaya wala na silang tanong, no? Basta humihingi po ng soft copy, pwede? Sabi ni Teacher Rigil Perez. Yan. Sige, tignan natin naman. No? So parang wala ng mga tanong, no? Specific to the story or specific to the curriculum connections, no? Again, pwede naman pong balikan itong video natin, no? Sa FB page ng kasama teachers kung gusto po ulit nilang mapakinggan yung kwento. At the same time, matignan ulit, no, kung paano natin i-coconnect at paano natin siya ituturo yung laman ng kwento sa pagtuturo ng napaka-importanteng konsepto ng mga eclipse sa ating curriculum. Again, thank you very much, Dr. Mona Sasing, for writing such, paano ko ba i-describe yun? Makwento at masyensya, no, na libro na The Hidden Sun. Ang ganda. May kwento, may siyensya. All in one book. At saka pasasalamatan din natin, syempre, si Miss Ivy Mejia na siya namang tumulong sa atin, no, para masipat, makita kung paano ito ituturo at saan siya papasok at ano yung mga kailangan i-emphasize gamit itong kwentang ito tungkol sa eclipse na siyang laman ng ating itinuturo pangkasalukuyan. Once again, thank you very much, Dr. Mona, Ate Marian, and Ma'am Ivy for sharing today's session. At para naman po sa mga attendees natin, no, meron naman po kaming pabaon na tanong sa inyo. Baka gusto ninyong sagutin na sa ngayon, no? What do you think makes storytelling effective as a teaching strategy? Yan. Nagamit na ba ninyo sa inyong mga klase itong stories as a way to teach, even to assess and support the learning of specific concepts of your students? And do you allow your learners to demonstrate what they know using stories? Pwede bang ipakwento sa kanila kung ano yung ginawa nila? Ano yung intindi nila, no? Sa mga natutunan nila sa kanilang mga modules, sa kanilang mga learning activities. Yan. Sabi ni Ma'am Felony Lim, it encourages engagement and participation from your students, making it interactive. Ayan. Oo, importante yun, ano? Hindi pwedeng basa lang ng basa. Pwede din pala na ma-engage sila at mag-participate sila in forms other than just reading. Yan, sabi naman ni Ma'am Melanie, because storytelling is effective as a teaching strategy because we teach the students to think critically. Yan, importante yun. And encourage them to read and understand what they are reading. Napaka-importante, napakagandang point po yun, no, Teacher Melanie?
na hindi lang magbasa, kundi intindihin ang kanilang binabasa. Ang ganda nun, ano? And I think also the illustrations can help. Sabi naman ni Teacher Jill Perez, I think the story telling effective to remove boringness, no? Sabihin siguro yung boredom and enhance the thinking memory capacity of the students. So, yan. Mag-iisip sila, no? Hindi sila nabobore. Maganda kasi na kwento. Sabi naman ni Teacher Rowan, it easily catches the attention of the learners. Yan. Sabi naman ni Ma'am Jonaline Sobiano, yes po, since favorite din talaga ng mga bata ang mga stories, maganda po talagang mag-storytelling po. Tapos, makokonnect na po ng smooth lang yung lessons. Nag-enjoy na, natuto pa ng walang hassle. Kaya ang ganda. O nga naman, nag-enjoy na sila kwento-kwento. Mahilig sila sa kwento, mahilig silang magbasa ng libro. Tapos natututo na sila. Kasi may siyensya na rin na nakapaloob sa kwento. Kaya akmang-akma, no, yung title ng ating miniseries, Kwento at Siyensya. Yan. Again, magandang motivation nga ito. No? Isa ito sa mga rason kung bakit ginawa ng UP NISMED itong stories na series. No? We wanted to help provide teachers some supplementary materials that they can use, for example, as motivation activity, as enhancements, as supplements. No? So again, marami ang pwede palang gawin, no? Using storytelling. Yeah, engagement, increasing engagement. At saka yun nga, ang maganda kasi, real life yung sitwasyon. An eclipse is an occurrence that students know are happening, no? And can actually observe and maximize. Ngayon, alam na nila paano intindihin pala yun. Hindi pala yun bakunawa, no? Kundi nag-align itong tatlo. Yung Earth, yung Moon, at saka yung Sun. Ayan, so kanina, meron pong mga tanong dito tungkol sa story mismo. Meron bang kopya na soft copy na pwede namin ma-download at magamit namin? Paano namin ma-access itong stories na nandito? No? So I'd like to shamelessly take this opportunity para po ipakita sa inyo, no? Ipaliwanag sa inyo kung ano-ano yung mga stories na kasama nitong mga napanood na natin, napakinggan na natin ng mga kwento mula pa noong February. So, ang UP NISMED, that's the UP National Institute for Science and Mathematics Education Development, ay gumawa po ng serye ng mga kwento na ang laman po ay contents ng science and mathematics. Dalawang volumes po itong story books na ito. Isang volume 1 at saka isang volume 2. Ito po yung itsura, no? Ng volume cover. Ngayon, dun sa second slide, umpisahan natin makita kung ano yung laman ng volume 1. Yung Curious Little Chick, ito yung si Mausisang Munting Sisi. No? Ito isa-isang mga na-feature nating kwento ng February. Ang laman nito ay tungkol sa math. At ito ay tungkol sa pagtuturo ng counting, skip counting, groups having the same number of objects, repeated addition, multiplication, and even encouraging students to ask questions. No? So have to develop the inquiring mind ng ating mga estudyante. So ito yung The Curious Little Chick. Yeah, na-feature na po natin ito ng February. Ang kasunod po na isa pang libro na nandun din sa volume 1 ay itong Serenaders of the Countryside. Sabay ito, no? Na na-feature natin ng February with the Mausisang Munting Sisi. Ito naman ay para sa mga learners na ang edad ay 7 hanggang 10. At basically, ang focus nito ay tungkol sa animals, no? Halimbawa, yung structure at function nila, yung reproduction nila, adaptation at saka survival. So, napakaraming biology ang laman nitong Serenaders of the Countryside. So, isa din, no? Sa very helpful na storybook.
Yung pangatlo naman na kwento kasama dun sa volume 1 ay ang sopas ni Tomas. Ito naman ay para sa mga batang 7 hanggang 12 taong gulang. At ang laman nito ay nagpo-focus din sa health habits and carriers of diseases. At again, may laman din itong patungkol sa mga insekto, sa microbes, sa diseases, at saka cleanliness in general. No? So ang sopas ni Tomas, ang pangatlong kwento sa volume na ito. At isa pa, no, ang Turtle Tale. Again, napakagandang kwento at napakadaming siyensya din ang laman nito, no, tungkol sa animals, in particular itong mga turtles, no. Iba't ibang konsepto tungkol sa mga turtles, ang laman nito at saka sa animals in general. Yan. Hindi pa natin nabasa itong Turtle Tale, no? Baka sa mga susunod na mga pagkakataon ay may feature din natin itong story na ito. Yan, may isa pa, no? Kasama dito sa volume na ito. Sa kada volume, meron po tayong 6 na kwento. Itong pangatlo na na-feature na natin today, no? Itong The Hidden Sun. Para sa mga estudyante, 9 hanggang 12 taong gulang din. At ang focus ay yung solar eclipse. At a bit about the sun, the moon, and the earth, no? Paano sila nag-rotate, paano sila nag-re-revolve, at magkakaroon ng itong mga ganitong klaseng occurrences. Alright. Tapos may isa pa, no? One last story in this volume. Ito naman si Antong Antutin at ang Kalo. Anton and the Pulley. So again, para ito sa mga estudyante 6 to 10 years old. At ang laman nito ay simple machines, no? And focusing on the pulley. Yeah. So magkakaroon na kayo ng supplementary material para sa inyong pagtuturo ng simple machines. Ayan, so yun ang volume 1. But again, the books are, the story books can also be purchased or are also in separate single or individual books, no? So may ganun din. Next, tignan natin yung nasa volume 2. Yan, ito yung volume 2. Medyo hindi maganda yung pag-capture ng image nito, no? Some equals details. Kwento naman ito ay math naman ito, no? Concept of a pair at saka multiplication by tools. Yeah. Isa pang book, pangalawang book dito, ay ang tinatawag natin ang sikreto ng magagarang bula or the secret of fantastic bubbles. Yan. At again, ang ganda nito kasi ang focus nito ay students being able to prioritize what they do, plan what they do, no? And to keep the environment clean and green. So if you need the material that zooms in on this emphasis, ay ito na, yung hinahanap ko. Then the third book in volume 2 is titled Ang Liwanag sa Dagat. It is again for children ages 8 to 10. Ang focus naman nito ay bioluminescence. No? At again, nag-zoom in ito sa example ng mga bioluminescent sea creatures. Ayan. Isa pang libro, no? Si Mr. Rods and Miss Cones. Para sa mga estudyante, 9 hanggang 12 taong din ito. At ang focus nito ay ang human body and especially focusing on the parts of the human eyes. Yan, so may tanong dito ma'am kanina, no? Paano, how they can get these materials. Alright, another book in volume 2 is The Adventures of Big-Eyed Tarsi. Yan, Tarsier ang naka-focus dito, no? Ang naka-feature dito, si Tarsier. Animals, ang laman nitong kwentong ito ay tungkol sa mga animals na nakikita sa Pilipinas at mga endangered animals para again sa mga estudyante 6 hanggang 10 taong gulang.
Isa pa, mayroon pa tayong isang the kite. Kite naman, no? Ang laman naman ito, ang science, ang science, ang laman nito ay tungkol sa moving air. At meron din itong kasamang safety precautions when flying kites para sa mga estudyante, 7 hanggang 12 taong bibilang. No? The kite, ang saranggola. Hindi ito yung saranggola ni Pepe. No? Bakit dapat multimedia ito, may background music na saranggola ni Pepe. And the last story in the volume is titled, Is the Pinatubo God Angry? Galit ba ang Diyos ng Pinatubo? Ang laman naman ito ay tungkol sa earth, crust, also earthquakes, volcanic eruptions, even flow of volcanic material. At para sa mga estudyante, ito hanggang 12 taong bilang. So, makikita ninyo, pwede ninyong mahanap no? Yung connections nito dun sa mga itinuturo ninyong grade level, mga no? Concepts na itinuturo ninyo sa particular grade levels. And these are very good supplementary materials. Ngayon, for ordering information, dun sa next slide na, no? Isasummarize natin. So, paano ninyo makuha itong mga ganitong klaseng storybooks, no? Yung buong volume, volume 1 ay may 6 na kwento. 200 lang po. Napakamura po. Ang volume 2 naman ay 210 pesos. Pero pwede din po kayong bumili ng specific storybooks lang at 50 lang po din yun. Pagka gusto po ninyong umorder, sumulat lang po sa the director, UP NISMED, Ikerino Avenue, UP Diliman, 1101, Quezon City. Dagdagan nyo na naman ng Philippines kung kayo po ay nasa ibang bansa. No? Or you can also, syempre, write or call us in these numbers. At meron din po kami yung mobile phone na pwede po namin mag-tawagan o ma-text. Or pwede rin, no, para mas sigurado at mabilis. Pwede po kayong mag-send ng email sa nismed.upd@up.edu.ph. Masabi ko na lang din po, dun nung panahon nung nagkaroon tayo ng storytelling sessions nung February, namigay po ang Gokong Wei Brothers Foundation ng 5 sets ng storybooks. Ang laman ng bawat set ay isang kopya ng Volume 1, isang kopya ng Serenaders, yung individual book, Serenaders, Mausisang Munting Sisiu, at isinama na po namin itong The Hidden Sun. So meron po tayong lucky na 5 na nakatanggap ng set na yun. And so magkakaroon din tayo ng pagkakataon na magkakaroon tayo ng chance ng makatanggap kung sasalip po tayo sa mga susunod na mga activities ng kasama teachers. But then again, if you're ready to order, ito po yung order ng information natin na naka-flash sa inyong mga screens. Alright, so once again, maraming salamat mga kasama for joining us this morning in our first part of our 2-part mini-series on solar and lunar eclipses, our virtual storytelling featuring the hidden sun.